Araw-araw na mga salita ng Diyos. Hindi dapat umasa ang tao sa karanasan at imahinasyon upang malaman ang matuwid na disposisyon ng Diyos. Kapag nakita mo ang iyong sarili na nakaharap sa paghatol at pagkastigo ng Diyos, sasabihin mo kaya na may halo na ang salita ng Diyos? Sasabihin mo bang may kasinungalingan sa likod ng pagkapuot ng Diyos at ang kanyang pagkapuot ay may halo? Sisiraan mo ba ang Diyos at sasabihing ang kanyang disposisyon ay hindi naman talaga lubos na matuwid? Kapag hinaharap ang bawat isang gawa ng Diyos, kailangang tiyakin mo muna na malaya mula sa anumang ibang mga elemento ang matuwid na disposisyon ng Diyos na ito ay banal at walang kapintasan. Kasama sa mga gawang ito ang pagpapabagsak, kaparusahan, at pagwasak ng Diyos sa sangkatauhan. Walang pagtatangi, ang bawat isa sa mga gawa ng Diyos ay ginawa sa mahigpit na pagsunod sa kanyang likas na disposisyon at kanyang plano. Hindi kasama rito ang kaalaman, tradisyon, at pilosopiya ng sangkatauhan. Ang bawat isa sa mga gawa ng Diyos ay pagpapahayag ng kanyang disposisyon at diwa na walang kaugnayan sa anumang bagay na kabilang sa tiwaling sangkatauhan. Sa kuro-kuro ng mga tao, tanging ang pag-ibig ng Diyos, awa at pagpaparaya sa sangkatauhan ang walang bahid, walang halo at banal, at walang nakaaalam na ang matinding galit ng Diyos at ang kanyang puot ay wala ring halo. Dagdag pa rito, walang nakapag-isip ng mabuti ng mga tanong tulad ng bakit hindi kinukonsinti ng Diyos ang pagkakasala o bakit ang kanyang puot ay napakatindi. Bagkus na pagkakamalan ng ilan ang puot ng Diyos bilang init ng ulo gaya ng sa tiwaling sangkatauhan at nagkakamali ng pagkaunawa sa puot ng Diyos bilang kagaya ng matinding galit ng tiwaling sangkatauhan. Nagkakamali nga rin sila sa pagpapalagay na ang matinding galit ng Diyos ay katulad lamang ng likas na paghahayag ng tiwaling disposisyon ng sangkatauhan at na ang pagpapalabas ng puot ng Diyos ay katulad lamang ng galit ng tiwaling sangkatauhan kapag sila ay nahaharap sa isang hindi masayang sitwasyon at naniniwala pa sila na ang pagpapalabas ng puot ng Diyos ay isang pagpapahayag ng kanyang lagay ng loob. Pagkatapos ng pagbabahaging ito, umaasa ako na ang bawat isa sa inyo ay hindi na magkakaroon ng anumang mga maling pagkakaintindi, mga guni-guni o mga haka-haka tungkol sa matuwid na disposisyon ng Diyos. Umaasa ako na pagkatapos ninyong marinig ang aking mga salita, magkakaroon kayo sa inyong mga puso ng tunay na pagkakilala sa puot ng matuwid na disposisyon ng Diyos na maisasantabi na ninyo ang anumang nakaraang maling pagkaunawa sa puot ng Diyos na kaya na ninyong baguhin ang inyong mga sariling maling paniniwala at mga pananaw tungkol sa diwa ng puot ng Diyos. Dagdag pa rito, umaasa ako na magkakaroon na kayo ng tumpak na pakahulugan sa disposisyon ng Diyos sa inyong mga puso na hindi na kayo magkakaroon pa ng anumang pag-aalinlangan tungkol sa matuwid na disposisyon ng Diyos at na hindi na ninyo ipagpipilitan ang anumang pantaong pangangatwiran o pag-iisip tungo sa tunay na disposisyon ng Diyos.
Ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay ang kanyang sariling tunay na diwa. Hindi ito isang bagay na hinubog o isinulat ng tao. Ang kanyang matuwid na disposisyon ay ang kanyang matuwid na disposisyon at wala itong relasyon o mga ugnayan sa alinman sa nilikha. Ang Diyos mismo ay ang Diyos mismo. Hindi siya kailanman magiging bahagi ng nilikha at kahit na maging kaanib siya ng mga nilikhang nilalang, ang kanyang likas na disposisyon at diwa ay hindi magbabago. Sa makatuwid, ang pagkakilala sa Diyos ay hindi pagkakilala sa isang bagay. Hindi ito pagsusuri sa isang bagay ni katulad ng pag-unawa sa isang tao. Kung ginagamit ng tao ang kanyang konsepto o pamamaraan ng pagkilala sa isang bagay o pag-unawa sa isang tao upang makilala ang Diyos, hindi ka kailanman magkakamit ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ang pagkakilala sa Diyos ay hindi nakasalalay sa karanasan o imahinasyon. At sa makatuwid, hindi mo dapat ipagpilitan kahit kailan ang iyong karanasan o imahinasyon sa Diyos. Gaano man kayaman ang iyong karanasan at imahinasyon, may hangganan pa rin ang mga iyan. Higit pa riyan, ang iyong imahinasyon ay hindi umaayon sa mga katunayan at lalong hindi ito umaayon sa katotohanan at ito ay hindi katugma ng tunay na disposisyon at diwa ng Diyos. Hindi ka kailanman magtatagumpay kung aasa ka lamang sa iyong pag-iisip upang maunawaan ang diwa ng Diyos. Ang tanging landas ay ito, tanggapin ang lahat ng nagmumula sa Diyos at pagkatapos, unti-unting danasin at unawain ito. Darating ang araw na liliwanagan ka ng Diyos upang siya ay lubos mong maunawaan at makilala dahil sa iyong pakikipagtulungan at dahil sa iyong pagkagutom at pagkauhaw para sa katotohanan.